Hindi ko naman sinasadya nung naloko kita. Tao lang din ako, nagkakamali din. ULOL! Lulo ka! Tao ka? Sure ka? Sa paningin ko kasi, animal ka eh. Ha? Hmm? Magpapakamatay ako pag iniwan mo ako. Sige nga! Talon ka nga dyan sa bangin? Pasagasa ka nga doon? Pang nang to, kukonsensyahin mo pa ako sa kamatayan mo. Kung gusto mong madedo, huwag mo ako dinadamay, ha? You don't deserve me. Niloko lang kita. Dapat talaga sa akin, mamatay na lang. Ay, buti ka lang mo! Tagal naman! Pang inaksad boy ka, anong akala mo sasabihin ko sa'yo? Huwag mo sisihin ang sarili mo. Okay lang yan, tao ka lang. Ugok! Yan, nag-yosi daw ba ako before? Kasi same daw kami ng lips, yung ganito. Yung parang merong black lining yan. Actually, ako, hindi ko talaga napapansin yung lips ko before. Or alam ko na meron siyang ganyan, pero hindi ko alam na nakaka-bother pala siya sa iba. Parang kala ko normal lang, parang ganyan talaga, may ganyan talagang itsura ng labi. So ako hanggang ngayon, hindi ko alam kung na-develop ko ba siya sa pagyoyosi ko noon or meron na talaga ako niyan dati pa. Hindi ko lang talaga siya napagtutuunan ng pansin. So ayan, picture ko, nagyoyosi. Ayan. 2018 to. Pati ito, ayan. Ayan. Kuminto ako totally mag-smoke nung nalaman ko na buntis ako sa panganay ko. Tapos ever since, hindi na ako nanigarili ulit. I think mga ilang beses, siguro mga isa, dalawa. Since 2018, tuwing umiinom lang. Isa lang ata hanggang dalawang piraso mula 2018 hanggang ngayon. So wala na. Hindi na ako nanigarili. Ano ko daw nahinto? Yung pagyoyosi. Sorry nga pala kung ganito ako magsalita ngayon kasi nakagat ko yung dila ako kanina. May sugat dito sa gilid. Sakit. Nahinto ko ang pagyoyosi ko, guys. Because of them. Siyempre, nagbabasa-basa ako kung ano yung mga hindi safe sa baby, sa buntis, ganyan. Nung nalaman ko na buntis ako sa panganay ko, dun ako huminto na talaga eh. Surprisingly, hindi ko naman siya hinanap. Hindi rin ako nag-crave sa yosi. Ewan ko siguro sa hormonal changes ng katawan ko. Tapos ayun nga, nababasa ko pa kung gano'n siya ka-dangerous sa babies. Mapa, second hand, third hand smoke, napaka-delikado sa bata. Kaya magmula nun, hindi ko na sinubukan manigrili ulit. Maski yung mister ko, nagbe-vape na lang siya ngayon. Paminsan-minsan na lang siya nag-yoyosi pero napaka-bihira. Pagka nagiinom lang, bihira pa yon. Tsaka lagi ko sinasabi sa mister ko, alam ko yung difference ng amoy ng katawan niya kapag nag-yoyosi siya sa hindi. Health is wealth, guys. Alam nyo, inaantay ko may makapansin nito. Kasi sa totoo lang, pag nag-scroll ako sa TikTok ko, lagi ko nga napapansin either nakaganyan ako or nakaganyan. Hindi ko alam. Gusto ko eh. Kaya siguro naging ganito kahaba ang baba ko dahil laging hinahasa. Tuwing nagrarant ako, nahahasa siyang ganyan. Balikan mo na ako please, hindi ko kayang mabuhay nang wala ka. Oy! Kamusta ka naman? Balita ko eh, buhay ka pa! Kaya mo nga magloko, bakit hindi mo kayang mamatay? Ha? Kunat ang buhay mo, boya! Limang gawain ng mga na-expose na kabit. Number 1, magsusorry at aakuin ang lahat ng kasalanan para maawa ang mga tao sa kanya at mapatawad na lang siya sa pagiging kabit niya. Number 2, mananahimik. Hindi magsasalita. Ito yung mga tipo ng kabit na ang mantra sa sarili ay wag na wag kang lalantad, girl. Kaya mananahimik sila hanggang mamatay yung issue, hanggang makalimutan at hayaan na lang ng mga tao na nangabit sila. Number 3, magde-deny. Deny master na kabit. Ito yung mga klase ng kabit na magkakamatay na lang, hindi pa rin naaamin kahit na marami na ebidensya. Minsan, lilinya pa itong mga to na paano ako naging kabit, di pa naman sila kasal. Tsaka magkaibigan lang kami, no? Number 4, siya na kabit, siya pagalit. Ito yung mga kabit na galit dahil nababas siya ng mga tao dahil naman din sa kagagawan niya. Ang lala na ito, mas galit pa sa legal. Sila pa minsan yung may gana magdemanda dahil nasiraan daw sila. May sira ba ulo mo? Number 5, proud kabit. Ito yung mga na-expose na kabit na tuwang-tuwa pa sa tinatamasang kasikatan. Walang pakialam kung durog ang dignidad basta sikat. Ginawang oportunidad ang maling pagsikat. Gagawa pa ng YouTube channel. Lasing lang ako kaya ako nagawa yun pero hindi ko na talaga alam kung anong ginagawa ko. Ano yun, magic? Bigla nagkaka-memory loss? Pagka nakainom ka, naka-autopilot kang lumandi sa ibang hayop ka? Eh kung basabi ko na lang kaya yung bote sa ulo mo na mahimas-masang ka naman!